Familiar ba sa iyo ang painting na ito? Tinawag itong Mona Lisa. Ito ang pinakasikat na painting sa buong mundo. At ang lumikha nito ay ang number one painter sa buong mundo na si Leonardo da Vinci. Dahil sa masalimuot na nakaraan ng naturang painting, napakaraming tao ang pinag-usapan at patuloy pa rin pinag-uusapan ang naturang likhang sining. Ninakaw ito at naibalik din naman. Ang painting na Mona Lisa ang number one most famous painting in the world. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng eksakto kung sino ba talaga ang babae sa painting. Ang unang palagay nila, ito raw ang larawan ni Isabella d'Este. Subalit nagtaas ng kilay ang ilang tao dahil medyo nalalayo daw ang itsura ng painting sa totoong itsura ni Isabella. May ilang individual na naniniwala na ang babae sa painting ay si Constanza de Avalos. Subalit mas marami ang naniniwala na ang babae sa painting ay si Lisa Gherardini Giocondo. Siya ay ang butihing asawa ng isang businessman na si Francesco del Giocondo. Nakilala ang painting sa tawag na La Gioconda sa Italia at Pransya. Subalit ang naturang painting ay hindi natagpuan sa bahay ng mga Giocondo. Ayon sa mga dalubhasa ng kasaysayan, parating dala daw ni Da Vinci ang naturang painting dahil hindi pa niya ito natatapos ng tuluyan. At sa katunayan, natagpuan ang painting na Mona Lisa noong araw mismo na namatay si Leonardo Da Vinci noong May 2, 1519 at katabi niya ang painting. Ayon pa sa mga historians, nang sumapit ang araw na binawian ng buhay si Da Vinci, ay naroon si King Francis I para damayan si Da Vinci. Si King Francis I ay masugid na tagahanga ng likhang sining, partikular na mga paintings, at number one na tagahanga siya ni Da Vinci. Nang namatay si Da Vinci, napasakamay ng hari ang painting na Mona Lisa. Nakabilang sa mga art collections ng hari ang naturang painting at lumagi sa kaharian ng halos 200 taon. Pagkatapos ng naturang panahon, napunta ang Mona Lisa painting sa Museo ng Louvre at nakita ito ng publiko simula taong 1804. Sa unang tingin, aakalain mo lang na isang normal na painting ang Mona Lisa. Subalit marami ang mga nakapansin sa mga kakaibang anyo nito. Titigan nating maigi ang painting. Napakaganda ng kanyang mga labi, di ba? Ngayon, titigan mo ang kanyang mga mata. May napansin ka ba? Maraming tao ang nakakapansin na kapag tinititigan mo ng matagal ang mga labi ni Mona Lisa at pagkatapos ay kapag ililipat mo ang iyong tingin sa kanyang mga mata, ay mapapansin mong parang mas lumalaki ang pagngiti ng babae. Parang gumagalaw ang bibig ni Mona Lisa. Subukan mo. Titigan mo ng 10 segundo ang labi. At pagkatapos ay tingnan mo ang mga mata. Habang tumitingin ka sa mata, ay maaaninag mong lumalaki ang ngiti ng painting. At kapag binalik mo ang iyong tingin sa labi, ay kaagad itong babalik sa kanyang orihinal na forma. Sabi nila, ang naturang painting ay nabibilang sa tinatawag na female archetype. Ang ibig sabihin ay ang proportion ng hugis ng mata, ilong at mukha ay makikita sa lahat ng uri ng babae sa mundo. Kaya nga sa unang tingin mo sa Mona Lisa, maiisip mong pamilyar na kaagad sa iyo ang mukha na para bang matagal mo na siyang kakilala. Mas lalo pang sumikat ang painting nang mapansin ng mga tao na ang mukha ni Mona Lisa ay nagpapakita na siya ay kontento na sa kanyang buhay. Nagkaroon ng matinding obserbasyon ang mga dalubhasa. Ayon sa kanila, may mga kapansin-pansing mga bagay na makikita sa painting na Mona Lisa. Number 1. Nakalimbag na letra sa mata ng babae. Gamit ang mga sopistikadong kagamitan, nadiskubre ni Silvano Vincenti na ang kaliwang mata ni Mona Lisa ay naglalaman ng dalawang letra. Ito ay ang letter L at letter V. Isa itong pambihirang pagkakataon dahil ang L at V ay initials ni Leonardo da Vinci.
Si Da Vinci kaya ang mismong naglagay nito dahil may idea siyang malalaman ng tao sa modernong panahon ang kanyang sikreto? May ilang individual din ang naniniwala na ang imahe sa painting na Mona Lisa ay mismong imahe ni Leonardo Da Vinci. Subalit, may mga iniba lamang daw siya sa mukha para hindi magmukhang obvious na siya ito. Samantala, pinabubulaan na naman ito ng mga ibang tao. Ang sabi nila, ang mga nag-anyong letra ay dulot lamang ng mga tipak o crack sa canvas dahil sa paglipas ng napakatagal na panahon at pagtanda ng painting. Number 2. Misteryosong tulay sa likuran ni Mona Lisa. Hindi nila matukoy kung saan ang eksaktong tulay na naipinta sa Mona Lisa. May nagsasabing ito raw ay ang tulay na makikita sa Ponte Boriano na palaging nadaraanan ni Da Vinci. Subalit may ilan din na nagsasabi na ang naturang tulay sa painting ay ang nasirang Bobbio Bridge noong 1472 dahil sa isang malaking baha. Number 3. Kolesterol. Subukan mong tingnan ang iyong mata sa salamin. Maswerte ka kung wala kang makikitang maumbok sa pagitan ng iyong mata at ilong. Ayon sa mga espesyalista, kapag may nakita kang maumbok sa pagitan ng iyong mata at ilong, ito ay namuong kolesterol o taba dahil sa pagkain ng pork at masebong pagkain. Ang tawag dito ay xanthelasma. Samantala, may pagkakataon din na nakikita ang umbok sa kamay at ito naman ay tinatawag na xanthoma. Nakakagulat na nakitaan ng ganitong bagay sa painting na Mona Lisa. Sa pagitan ng mata at ilong ni Mona Lisa ay may umbok na balat at meron ding umbok sa kanyang kamay. Number 4. Tatlong beses ipininta ang babae. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga dalubhasa na madiskubre na ang painting na Mona Lisa ay tatlong beses na ipininta. Sa ilalim ng pintura na nakikita natin ngayon sa Mona Lisa ay may dalawa pang paintings na nakapaloob. Maski ang mga eksperto ay walang maibigay na paliwanag kung bakit tatlong beses ipininta ni Da Vinci ang babae sa iisang tela o canvas. Number 5. Mas matangkad ang refleksyon. Sa paggamit ng makabagong apps ngayon sa computer, ay pwedeng-pwede ka nang makalikha ng refleksyon ng isang litrato. Ito ay ang paglikha ng eksaktong imahe na kabaliktaran ang kanyang posisyon. Napansin nila na kapag tiningnan mo ang refleksyon ni Mona Lisa, nagmumukha itong mas matangkad kumpara sa orihinal nitong imahe. Ang bagay na ito ay hindi nila maipaliwanag. Sabi nila, nakahiligan na daw ni Leonardo da Vinci na tumingin sa salamin habang nagsusulat at nagpipinta. Ang painting na Mona Lisa ang number one most famous painting in the world. Marami pa bang bagay ang ating madidiskubre dito sa pagdating ng panahon? Ikaw, ano ang masasabi mo?